At tayo po ngayon ay nasa bagong kabanata ng ikalawang Korinto at ito'y walang iba kundi ang ikapitong kabanata. Nagtapos tayo kahapon sa mga salitang ito. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean things, and I will receive you, and will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Kaya sinabi ng Panginoon, humiwalay kayo sa kanila, huwag kayong humipo ng anumang marumi. At nasabi ng Panginoon, tatanggapin niya tayo at siya ay magiging ama sa atin. No? So, yan ang sabi ng Diyos na makapangyarihan. Kaya in relationship to this, pag-usapan natin ang tinatawag nating healing and restoration. Ang ministry ng simbahan ay hindi para i-condemn ang sino mang makasalanan, idiin, no, na maparusahan. No. The purpose of the church is to rebuke us, to teach us to grow in our relationship to the Lord. By listening to the word, by listening to the message, gradually, no? So, ibig sabihin, unti-unti tayong binabago ng Panginoon hanggang sa tayo ay maging ganap sa ating relasyon sa Kanya. Okay? So, hindi natin gusto na idiin ang sino man sa kasalanan. Sabi nga ni Pablo, the very purpose of his correction, no, medyo mabigat daw, mabigat po na talagang emotionally naapektuhan ang mga taga Korinto. Okay? Hallelujah. Kaya sa to, ihanda natin ang ating puso. Verse 1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Nang minamahal, yamang pinangako sa atin na ang mga bagay na ito, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng makapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hangga sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Okay, napakaliwanag nito, mga kapatid. Kung hanggang ngayon nakaupo ka pa rin at hindi tumatayo para sa karangalan ng Panginoon, kung hanggang ngayon pangangailangan mo pa rin ang iyong inuuna kaysa sa kapakanan ng iba, kapatid, gumising-gising tayo. Hallelujah. Sapagkat sabi nga natin, unang-una hindi makakapasok ang flesh and blood, ang laman at dugo sa langit. Ang katawan na ating pinag-iingatan at inaalagaan, pinaliliguan, pinakakain, ay babalik sa lupa pag tayo ay kinuha na ng Panginoon. Kaya tandaan niyo po yung mga bagay na yan. Since we have these promises, kaya yung pangako ng Panginoon that He will be a Father to us. Beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit and make holiness perfect in the fear of God until we become perfect in the fear of God. Okay? So, ultimately, ito talaga ang gusto ni Pablo. Mga kapatid, makinig kayo mabuti sa mga susunod na talata. Sabi nga dito ni Pablo, make room in your hearts for us. No? Ano ibig sabihin? Bigyan nyo kami ng puwang sa inyong puso na kami hindi nyo kalaban. Kami ay hindi nilikha ng Diyos, ginagamit ng Diyos para kayo pasakitan, ipaalala sa inyo ang inyong kamalian, mga kapatid, no. Sapagkat sabi nga dito, bigyan niyo naman kami kahit bahagyang puwang sa inyong puso. Maniwala kayo sa amin, magtiwala kayo sa amin. Wala kaming masamang motibo o wala kaming pansariling motibo para sa inyo.
kailan may hindi namin pininsala, pinanganyaya o dinaya ang sino man sa inyo. Kaya always pray for our exhorters, preachers, to become faithful to God and His Word. No, maideliver natin yung tamang impormasyon, kaalaman patungkol sa Diyos at sa Kanyang kalooban. So, tingnan natin mabuti mga kapatid, no? Sa tagal natin sa ministeryo, marami na tayong nasharean ng Word of God. At minsan, sabi nga natin, minsan nakikinig at minsan ay hindi. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ano ba mapapala natin sa paglilingkod? Ano ba mapapala natin? Sapagkat mahal natin si Kristo, kaya tayo naglilingkod. Ano man ang maging resulta nito, alam natin, magtatagumpay tayo sa tulong ni Kristo. Naintindihan niyo po ba yon, mga kapatid? Unang-una, sinabi ni Pablo, sinasabi ko ito hindi upang atulan kayo. Sapagkat gaya na sinabi ko, kayo'y mahal na mahal sa akin at magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Ulitin ko po mga kapatid, ang nasa puso namin ay ang mga bagay na makatutulong sa inyo. Ang makapagtutuwid sa inyo, ang makapaglalapit sa inyo sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi dito, kayo'y mahal na mahal sa akin at magkasama tayo sa buhay at kamatayan. We will never abandon you, brothers and sisters. Katulad din ng grade 1 o preschool, napakahirap turuan. No? Pero pag tama ang proseso na ating ginawa, magugulat tayo sa magiging bunga ng pagtuturo natin sa ating mga anak. Hallelujah. Kung tayo'y napagsasabihan ng magulang, ito ay dahil ayaw nilang tayo'y magkamali. Ayaw nila na tayo ay magsisi sa bandang huli. Bakit ba ayaw nating aminin ang katotohanan na ang kakayahan natin na malaman ang kalooban ng Diyos ay hindi ganong kalalim? Kailangan natin ng tagapagturo, kailangan natin ng gabay upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. That is how God works through His church. Yes, He called for the world to repent. Tinawag niya ang mga bayan upang lumapit sa Kanya, magsisi at tanggapin siya. Kaya mga kapatid, ulitin ko, gaano man ang pinagdaanan ng ating relasyon sa gawain ng ministeryo, hallelujah, consistent po mga kapatid. Hindi sa nagpaparinig kami ng personal, hindi dahil sa pinasasakitan namin kayo, no. The purpose of our ministry remains. Because we love you, because God loves you, we must serve you to the best of our ability and God's power. Sabi nga, lahat ng ginagawa natin dito ay dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. Mga kapatid, unang-una, sabi ng 1 Corinthians 13:6, love does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa mali. Okay? So, hindi ito konsentidor. At sabi dito, nagagalak tayo sa katotohanan. Kaya mga kapatid, when you are experiencing sorrow after we shared the Word of God, pagkatapos kayong kausapin ng banal na Espiritu sa mga bagay na hindi nyo pa nagagawa, kapatid, now is the time to submit to the will of the Lord. Minsan, sinasabi natin, Pastor, nananalangin naman kami. Pastor, nagbabasa naman kami ng Bible. Sinasabi naman namin sa aming mga anak ang lahat ng bagay na iyan. When verbal rebuke failed or other strategies failed para mailapit natin,
magabayan natin ang ating mahal sa buhay, kapatid. Hallelujah. I-check mo yung sarili mo. No? You cannot ask people to change unless we need to change for our own failure. Kailangan din natin magbago. Kailangan din natin mapagtagumpayan. Kung hanggat di mo napagtatagumpayan ang mga bagay na yan sa buhay mo at naisusuko ang buhay mo kay Kristo at nagiging ganap ang pagpapasakop mo at pagsunod, kapatid, hindi tayo uusad. Sabi nga dito, love is the motive, rooted and established in love. Let this love motivate us. Let this love drive us, no? Let this love speak the truth, no? Let this love produce patience, no? Bear with one another in love. At sabi nga dito, let this love build up the body of Christ. Hallelujah. Kaya sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga anak, mga kapatid, if it is wrong, it's wrong. Okay? Kung nasaktan kayo, kapatid, normal na masaktan kayo sa katotohanan, sapagkat kung hindi nyo pa nga nasusunod ng kalooban ng Diyos, yun ang isang punto na pumipigil sa iyo para maging ganap ang iyong relasyon sa ating Diyos sa buhay. Mga kapatid, we have our own problems. We have our own needs. We have our own troubles and afflictions. But we never put aside your welfare for our own. Kapatid, sa halip na unahin namin ang aming sarili, inuuna namin kayo. Hallelujah. Hindi namin kayo pinasasakitan sa bawat salita na aming sinishare sa inyo, online man o sa press, sa face-to-face service. But I tell you, brothers and sisters, para sa kabutihan nyo ito, huwag ka na mag-doubt. Kami ang naririto ngayon sa inyong harapan, naglilingkod, nagpapatuloy. Kahit wala yung mga bagay na hinahangad ng mundo. Hallelujah. Kung iniwan na tayo, iniwan nila tayo. At ang sino mang nagpapagal para sa kabutihan nyo, nawa, bigyan nyo ng pansin. Yung mga tao na nagbibigay ng panahon sa inyo, yun ang mga taong tinawag ni Lord para sa kapakanan nating lahat. Ephesians 3:17 hanggang 19. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people, with the saints, with the body of Christ, to grasp, to understand, to comprehend how wide, how long, and high, and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God, para mapuspos ka ng kapuspusan ng ating Diyos na buhay. Kapatid, sabi nga natin, love is the best motive. It is the love of Christ that compels us. Nang malaman namin na si Kristo'y namatay para sa aming kasalanan, sa paanong paraan na ang isa ay namatay para sa lahat. Hallelujah. That is the same love that we follow. That is the same path. Lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. You are not an accident, mga kapatid. Hindi po kayo yung tinatawag nating outcast, mga walang halaga, matigas ang ulo o pasaway. No. No. Kapatid, lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi ko kayong pinagmamalaki. Dati talagang sana Lord, bigyan mo naman ako ng leader, ng katulad ng mga leader ng mega churches, ng mga malalaking church. Napakasisipag ng kanilang mga manggagawa. Sana Lord, bigyan mo ako, Panginoon, ng mga manggagawang katulad nila, Panginoon. Lord, sana marami kaming kabataan. Sana marami kaming kabataan na aabot sa kapwa nila kabataan. Sana po, Panginoon, na maraming kabataan ang magsusuko ng buhay nila sa iyo upang sa darating na panahon silang papalit sa amin sa paglilingkod na ito. So many things to desire. Pero sa totoo lang, kapatid,
minsan talaga naiinggit tayo. Naiinggit ako minsan kapag ganun na lamang, kahit nga sa kulto eh, 5 million people, yung isang false prophet, false messiah, na kiniklaim niya na siya ang anak ng Diyos, kapatid. Sipin mo, nalinlang niya yung mahigit sa 5 milyong miyembro niya. Ilan bang Pilipino meron sa buong mundo? Mahigit tayo. Humigit, kumulang na tayo sa 100 million. Mahigit. No? Sipin nyo yun. Ang dami ng mga Pilipino. Hallelujah. Sa nalulungkot ako pag katulad niyan, may nagsasabi, mga pasaway ang Pilipino, mga tamad. Okay? Mga walang pinag-aralan, mga mabababaw ang kaligayahan, no? Nasasaktan tayo doon. Sapagkat naniniwala ako, hindi nagkamali ang Diyos nang likain niya ang bansang Pilipinas. Okay? Amen? So, be thankful for what we have. Hindi tayo bulag na tinatanggap ang kamalian ng mga Pilipino. We are not perfect. But God, Jesus Christ, valued the Filipino people. Kaya mag-ingat kayo, mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, na nagbinababa ang ating mga kababayan. Pinagmamalaki nyo ang ibang bayan, ang ibang bansa, ang Amerika, ang Korea, ang Japan, o kahit sino pa man. Pinagmamalaki nyo ba sino? Naniniwala ako ang bansang Pilipinas, dilika ng Diyos. At ang mga tao dito ay anak ng Diyos. Pag dumating ang panahon na tinalaga ng Diyos upang umunlad ang bayang ito, sa kanyo dapat maintindihan na ang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa lahat. Hindi tayo. Wala akong karapatan para usgahan ng tao. Kaysa sabihin nyo, walang kwenta mga Pilipino. Parang sinabi mong walang kwenta ang Diyos. Mga pastor pa naman. Sino to? Totoo po yan. Kaya sabi dito, kahit ano pa mangyari dito sa JOP, hindi natin pinagsisiyan ang paglilingkod natin. Kahit pwede ka pumunta sa ibang gawain, o magtayo ka na lang ng bagong gawain, no? Na kahit minsan na pag-iiwanan tayo, kahit minsan wala kang kasama, hindi ako nawawala ng pag-asa. At hindi ako susuko sapagkat alam kong ang Diyos ang kumikilos. And I know this 2023, God is now moving again in the ministry of our young people. Kaya yung mga kabataan natin, yung ating young pro, hallelujah, go. Double your time. Magpakasigasig kayo, magpakasipag kayo. Sapagkat marami tayong nasayang na panahon, go. You are the right people. Hindi tayo nawala ng magaling sapagkat nananatili sa atin ang magaling, ang mabuti, ang makapangyarihang Diyos. Amen. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Hallelujah. Makapangyarihan ang Diyos, mabuti ang Diyos. Siya ang babago sa akin. Siya ang babago sa inyo. Siya ang babago sa iglesyang ito upang maging ganap ang ating relasyon sa Kanya. Kaya nga sabi dito ni Paul, nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami napahinga. Panayhirap ang aming naranasan. Labanan sa kabila at sindak ang aming kalooban. No? So, kaya sasabihin natin, we have our own troubles, our own pain and afflictions, no? We have our own fear, natatakot din kami, kinakabahan din kami. Outside were conflicts, inside were fears. Nevertheless, God who comforts the downcast, comforted us. Kaya hindi tayo nawawala sapagkat ang Diyos ang aaliw sa atin at ang Diyos ang magliligtas sa atin. Amen po ba? Sabi ng verse 6, but God who comforts the depressed comforted us by the coming of Titus. God comforts the depressed.
By God comforts in different ways at different times, yes. Kaya nung time na yon na gusto niyang makita, no, kasi sa pagtutuwid ni Pablo, nasaktan niya talaga ang mga taga-Korinto. Masyado nga matalas yung mensahe sa sulat ni Pablo. At nagbunga ito ng kahapisan sa mga taga-Korinto. Nabahala si Pablo na baka hindi naging mabuti ang kanyang ginawa. Na baka nagkamali siya, katulad din namin. Na pag nasasaktan kayo sa talas ng salita ng Diyos, hindi sa talas ng aming mga labi, yun nga lang, huwag niyong isipin na ito'y personal. Because the first people, ang unang nasasaktan sa mga salita na aming tinuturo ay kami. But praise be to God. Tunay nga, alam namin makakabuti ito, so dapat tanggapin nyo rin ang katotohanan ito. Hallelujah. God moves in a mysterious way. Makapangyarihan at misteryoso ang kalooban ng Diyos. Inaasahan mo nakikilos ang Panginoon sa ganitong paraan, pero bigla ang Diyos kikilos sa hindi mo inaasahan. Mga kapatid, sabi ng verse 6, ngunit ang mga nahapis ay hindi pinababayaan ng Diyos, inaliw niya ako sa pagdating ni Tito. Kaya sa pagdidesign ni Pablo na makabalik sa Korinto para makausap, at alam naman natin na hindi niya muna tinuloy upang lalong, para hindi lalo silang malungkot, mahapis. Ngayon, pinadala niya si Titus para makita ang kalagayan ng mga taga-Korinto at ano ang naging response sa rebuke, sa pagtatama, pagtutuwid ni Pablo. Gusto niya malaman kung sinunod ba. Gusto niya malaman kung nirerespeto pa ba siya at ginagalang ng mga taga-Korinto. At gusto niya ring malaman kung ano naging bunga ng kanyang pagtutuwid. Kaya sabi dito na magkita sila ni Titus, ibinalita ni Titus na nag-comply ang Corinthians. Yes. Sumunod sila, nagpasakop sila. Sabi dito, at hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa akin, kundi ang kabutihang ginawa niyo sa kanya. So, nang pinadala niya si Titus, tinanggap ng mga taga-Korinto si Titus. At binigyan nila ng tinatawag nating maayos na pakikitungo. Kaya sabi nga natin, salip, naging maganda ang bunga ng pagpunta ni Titus o ni Tito sa Korinto. Sa tuwa ni Titus, ibinalita niya ang nananabik na rin ang mga taga-Korinto kay Pablo. At nalulungkot sapagkat di nila nakikita at nagmamalasakit. Kaya nung malaman ni Pablo na ang damdamin ng mga taga-Korinto sa kanya, nagalak siya. Alam niyo po, sa totoo lang mga kapatid, ang kagalakan namin yung makita kayong nababago. Ang kagalakan namin ay makita kayo na naglilingkod ng may kapangyarihan, kasigasigan, katapatan. No? Yung bang darating ang panahon na kayo na nakikinig ay tatayo at magpapayag na rin ang kabutihan ng Diyos. Na yung kakayahan ko na humayo ay madadagdagan ng kakayahan yung humayo rin. Kung ang bawat isa sa gawain ng JOP ay humahayo at nagpapayag ng mabuting balita, so automatic nang mumultiply yung bilang ng kaluluwa na tumatanggap kay Kristo. Kaya nga sabi nga dito, natutuwa siya, kaya nga kahit bagamat nagdulot sa inyo ng hapis ang aking sulat, hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko niyon. Dapat ako malungkot sapagkat alam ko nagdulot sa inyo ng hapis ang aking sulat, bagamat sandali lamang. Kapatid, huwag tayong gumaya sa mundong ito. Let the mind of God be our mind. Huwag niyong gayahin, no? Alam niyo, sa totoo lang, pag meron tayong gusto ipatupad sa church, hindi mawawalan ng mga tao na magdududa. Baka maulit na naman yung mali. Baka mangyari na naman yung katulad ng dati. Para bang na wala nang pagbabago sapagkat natatakot tayo na mauulit at mauulit lang yung mali. No, amen. Kaya nauulit ang mali sapagkat hindi tayo natututo. Kaya nauulit natin yung mga kamalian na yan sapagkat hindi tayo nakikinig. Hallelujah.
sa totoo lang. Pero sabi nga natin, masaktan na masaktan, pero mahal namin kayo. Kaya sabi dito, gayon may nagagalak ako pagkat ang kahapisang yaon ang umakay sa inyo upang pagsisihan at talikdan ang inyong pagkakasala. Ang gayong uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos. Kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret. Yung kahapisan na yon ang nagbukas ng mata ng mga taga Corinto na gawin nila ang nararapat. They address the sexual immorality in the church. They address all the things that needs correction. No? Inamin nila ang kanilang pagkukulang. Inamin nila. And then yung tinatawag nating kahapisan na galing sa mundong ito, ang dulot naman ito ay kamatayan. So, ano pang pakikinggan mo? No? Ang kahapisan na nagmumula sa Diyos, na nagbubunga ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at nagbubunga ng kaligtasan, o papunta ka doon sa tinatawag nating kahapisan na mula sa mundo na nagbubunga naman ng kamatayan. Brothers, sisters, ilagay nyo ito sa inyong comment section. Do what is right and not what is easy. Hello. Usually, ganun tayo. Inutusan maglinis ng plato, magugas ang plato. Ang ginawa, nagbalis. Inutusan bumili ng suka o mantika sa tindahan. Ano naman ang ginawa nito? Naligo. No? Bakit ba nagpapakadalubhasa tayo sa pagsuway, hindi sa pagsunod? Brothers and sisters, baguhin mo na isip mo. Lagi sila sabi yan ni Pablo. Do what is right and not what is easy. Ha? Huwag niyong bayaran ng utang nyo. Akala niyo mababayaran ng panalangin? Akala niyo mababayaran ng pagsamba, pagpupuri, pagdalo sa gawain, ang lahat ng kasalanan natin? No. No, amen. Kaya iba sa atin nagsaserve sa church kasi gusto lang niyang bayaran yung mga pagkukulang niya. Para lang masabi na di siya backslider, di siya nalalamig. No, amen. Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, natutuwa siya sa bunga ng kanyang pagtutuwid sa Corinto sa pamagitan ng sulat. Napakasarap makita, mga kapatid, that after we preach the word, you stand up and applied it right away. Kaya nga ho, yung mga elders natin this coming Sunday, yung nag-commit, no, sa ating huling meeting. Kapatid, magkita-kita tayo sa Sunday, alas 2 ng hapon, at pag-usapan natin, kumusta na? Ano na nabago? Ano na naidagdag sa ating paglilingkod? Are we moving forward o paatras tayo? Hallelujah. Kaya nga kapatid, dumalo tayo at magpasalamat sa Diyos sapagkat kumikilos ngayon ng Panginoon. Hallelujah. At marami pa tayong dapat gawin. Marami pang gagawin and we need more workers, leaders, sa mga sasama sa misyon. Make it final. Make it your decision na hindi magbabago. The only thing that will change us is life and death situation. Pero kung ito ay sa kalooban ng Diyos, alam kong sa kalooban ng Diyos, at pinasasama kayo, sumama kayo, sumunod kayo. Sapagkat ang kapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi, magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kapisang dulot ng salibutan ay umantong sa kamatayan. Tingnan nyo kung ano ang binunga sa inyong buhay ng kapisang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo. Yun. At marubdob upang ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na yan. So, hindi naman niya kinokondemn. Hindi nga niya sinabi na parusahan o kaya patayin. No.
kundi sabi nga itinuturo lang ni Pablo kung anong dapat ginagawa ng iglesia sa mga tao na sumusuway sa kalooban ng Diyos. Our purpose is to rebuke and restore. Kaya ang pamagat ng mensahe ngayon ay yung tinatawag nating healing, rebuke that will lead to healing, not condemnation. Rebuke that will restore the soul, not condemn the soul. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Naging masikap kayo at marubdob upang ipakilalang kayo walang kasalanan tungkol sa mga bagay na yan. Namuhi kayo sa inyong sarili. Sinidlan kayo ng takot na nabik sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan na nagkasala. Sa lahat ng paraan ay pinakita niyong kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. So praise God. Kaya natuwa si Pablo sa bunga ng ministeryo, sa bunga ng kanyang mga sulat. Kaya matuto rin tayo mga kapatid. Sabi yun ng Proverbs chapter 2, 27 verses 5 to 6. Open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Sabi dito, a righteous friend will at times hurt you with the truth, but an enemy will often comfort you with a lie. Kapatid, mabuti na tanggapin mo ang katotohanan kahit masakit kaysa naman sa kasinungalingan na parang lason, papatayin ka. Hello, sa mga magulang kapatid, anak, huwag niyong hayaan na ang mali ay maging tama. Dapat ang maling pamumuhay ay maitama. Sometimes, yun na nga, you don't solve a problem if you only address the symptoms. Okay? So usually, ang reaction natin doon sa sintomas, hindi yung ugat ng problema. At yung ugat na yan ay patungkol sa pagkakilala kay Kristo. Ang ugat na yan ay patungkol sa pagkaunawa ng pag-ibig ni Kristo. Okay? At minsan, we resist. Talagang inaaway natin, ang leader, ang manggagawa, ang pastor, ang elders, inaaway talaga. Ilang beses na tayong naggawa niya sa loob ng church. Kaya may mga umaalis at pag alis sila, sinisiraan tayo sa ibang mga kapatiran. Sinisiraan tayo. Hindi po yan ang tamang paraan. The purpose here is for us to be corrected para maitama tayo. Tingnan natin. As we resolve conflict in the church, no, rebuke na ayaw pakinggan. Oh, hello, naintindihan niyo po ba? Pag kinakausap ko kayo, nakalulungkot tayo pag ayaw niyo makinig. No? So sabi nga natin, si Pastor hindi nakikinig din eh. Yes, totoo yun. But I tell you, brothers and sisters, pinakinggan ko kayo, pakinggan nyo rin ako. Ask God to help you feel the same grief and pain He feels over sin and broken relationships. Okay? Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Number two, ask God to reveal to your friend what He wants to change. Minsan, lagi natin iisip, hey, this message belongs to Him. This message is for Him. This message is made for Him. Iba na, ba't lagi iba? Hindi mo ba pwedeng tanggapin ang katotohanan? If this message reminded us of the things we need to change, go, change. Even if it hurts, change. Okay, kaya naalala ko isa nating kapatiran na napakagaling nung panahon niya, nung siya unbeliever, siya ang isa sa pinaka source ng intelligence, kung ano tatama sa ay-alay, kung ano tatama sa mga tayaan. No, laging tumbok ang kanyang mga advice na numero. But because she accepted the Lord, so ano nangyari? Tinalikuran niya yung mga bagay na yun. Kinalimutan niya yung mga bagay na yun. No? At naging tagapagpangaral siya ng mabuting balita. Hindi na lang swerte. Hindi na lang tip sa tatama, sa ay-alay. Kaya sabi dito, ask God to give him or her grace to repent and forgive.
Let's pray that these people will not be stubborn enough to resist the truth. No? Panalangin natin magsisi sila. Kung hindi ngayon, ipanalangin natin magsisi sila. Huwag niyo natin isipin na, Pastor, hindi pa oras. Ikaw ba ang Diyos? Don't you know, with prayers, all things are possible? No? Kapatid, kahit hindi pa oras, hindi pa time, when you pray, God will intervene and God will do His desire sa atin. Ask God to help him or her to be receptive to the conversation and to value reconciliation. Pastor, hindi ko na mapapatawad ang taong yan. Paggawa mo na sa akin lahat, wag lang pagpapatawad, kapatid. Sinasabi ko sa iyo, gawin mo yan kung ayaw mong maalipin ng kasalanan ng galit. Wag mong hayaan na sirain ka ng iyong sama ng loob, ng iyong kapaitan. Repent and forgive. Sabi dito, sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 6, pray. Pray in submission. Prayer is not only asking for what we need, but prayer is also submission to the will of God. Amen. Balikan natin. Correction. Sabi ng Proverbs 12:1, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Yung nakikinig, oh, at yung ayaw makinig, hangal. Yung ayaw maituwid, hangal. Pero yung nakikinig at sumusunod, sabi nga natin, yan ang matalino. Whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. Those who disregard discipline despise themselves, but the one who heeds correction gains understanding. Napakaganda, no? Paalala, kapatid. Lagay nyo nga sa inyong comment section. Better is open rebuke than hidden love. Open rebuke is better than secret love. It hurts. True. Parang medicine niya, gamot. Pait naman, sama ng lasa. Pero gamot, no? So, it could be painful. Parang ampalaya sa pait. Pero just do it. Just do it. Sundin natin kalooban ng Diyos. Sapagkat ang bunga ng kapisang galing sa Diyos ay nagbubunga ito ng pagsisisi. No? Ng tamang direksyon. Tamang daan. Sabi dito, wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Ibig sabihin, yung para ba sinasabi na pag nakaharap ka, mabait, pag nakatalikod ka, masama ang tingin sa iyo. Okay? Another thing, kapatid, bakit kailangan natin matuto? Bakit kailangan natin ma-i-correct? Kasi akala mo hanggang doon ka lang. Sabi ni Peter kay Jesus Christ, sa Lord Jesus Christ, sabi niya, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng aking kapatid? 7 beses. We always look at our limitation. Nakuha mo? Pero sinabi na ni Lord, hindi. Higit pa dun. 7 is the limitation of Peter. Ako, nasa number 2 lang ako. Hindi ko nakaya in 3, 4, 5, 6, 7. Kayo, nasan kayo? Number 1, number 2. Pag nagkasala ka ng 3, huwag ka na magpakita sa akin. Isusumpa na kita. Huwag mong hayaan magkita tayo. Parang ganun. No, amen. No, amen. No, amen. Hallelujah. 7 times 7. Makailang ulit pa. Okay? Bakit po? Sabi nga natin, God always sees something big in you. Una-una, He created you. Nilikha ka niya. Bakit mo sasabihin hanggang dito ka lang? Hanggang dito na lang ang pag-aaral mo. Hanggang dito na lang ang iyong paglilingkod. Hanggang dito na lang ang kaya mo isuko. No, amen. Because as we learn from this
grip yung itong mga kapisan na to, pag natututo tayo, nag-grow tayo. At pag nag-grow tayo, higit tayo sa dating tayo. When we are changed. So every time we repent, every time we accept correction, then we grow and become a better person. Nagiging wiser tayo. Nagiging matalino tayo. Kaya sabi ni Pablo dito, alam ng Diyos na ang pagsulat ko sa inyo ay di dahil sa nagkasala o sa pinagkasalanan, kundi upang pukawin ang tunay yung damdamin para sa akin. Yes. Now, hallelujah. Samantalahin nyo ang mga lingkod ng Diyos hanggat buhay pa kami at may lakas. Samantalahin nyo ang pagkakataon na may nangangaral, may naglilingkod sa inyo. Samantalahin nyo ang pagkakataong na ipapanalangin pa namin kayo. Pero nawa, pagdating ng mga susunod na araw, kung alam nyo na ang kalooban ng Diyos, sundan nyo na rin ang mabuti naming halimbawa. Sundan nyo kami sa paglilingkod. Sundan nyo kami sa pagsamba at pagpupuri. Sundan nyo kami sa paghayo. Sundan nyo kami sa pag-win ng soul. Hindi pagwasak ng kaluluwa. No. Restoration and healing. Ilagay nyo nga dyan sa inyong comment section. Restoration and healing. May pag-asa ang anak mo. May pag-asa ang asawa mo. May pag-asa pa ang bawat isa kung makikinig tayo at susunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. And your learning becomes our joy. Sapagkat kapag natututo kayo, nararamdaman namin na ang Diyos ang nagtulak sa amin na gawin ang ganyang klaseng paglilingkod. Mahal namin kayo. Huwag niyong kakalimutan yan. Mahal namin ang bawat isa, ang kabutihan at kaayusan niyo. Hindi niyo man kami pinasasalamatan, okay lang yon. Basta malaga, nakikita namin kayo. Lumalago, lumalalim, nagiging matatag. Para pagdating ng Panginoon, maratnan niya tayong malinis, walang bahid dungis, perpekto sa kanyang harap. Magandang umaga mga kapatid. We want you to be healed. We want you to be restored. Gusto namin kayo ay gumaling mula sa kasalanan at manumbalik sa Diyos. Katulad ng ginawa ng Diyos, ng Ama, sa kanyang alibugang anak. You are not accident. Hindi kayo curse. You are a blessing. I am a blessing. You are a blessing. You are the people we need in this ministry. Kayo ang kailangan namin. Sapagkat kayo ay dinala ng Diyos sa church ito. At naniniwala ako, kapag tayo ay natuto sa kalooban niya at kapangyarihan niya, higit pa sa kakayahan nyo ngayon ang magagawa nyo. Sa Diyos lamang ang papuri, makapangyarihan ang Diyos. Magandang umaga mga kapatid. Ulitin ko, sa Diyos lang ang papuri.